May nag-request nga sa inyo na gumawa naman daw ulit ako ng 3 ingredients na pang dessert. So ayan, ito na nga lang yung naisipan kong gawin dahil ito rin talaga yung unang nakita ko sa YouTube. Doon talaga ako madalas nanonood ng mga recipe na kaya kong gawin at pwede kong ma-share sa inyo. So ayan, paano nga ba ito gawin at ano nga ba yung tatlong ingredients na gagamitin natin dito? Unang-una na nga dyan, gagamit tayo ng 1 can of 390 grams condensed milk. Pagkabukas nga natin dito, sunod naman natin itong isasalin sa isang maliit na pot. Iinitin lang po natin ito pero hindi na kailangan pang pakuluan. Make sure din na nakapatay muna yung apoy nyo bago nyo ilagay yung condensed milk. Ang ginawa ko po kasi, nilagay ko na yung condensed milk while nakabukas yung apoy. Kaya kung napapansin nyo nga, may mga brown na lumulutang. Mabuti nga at hindi nasunog tong condensed milk. So ayan, pag mainit na nga yung condensed milk, patayin ang apoy at i-transfer agad natin ito sa isang bowl. At pagkatapos naman natin itong ma-transfer, gamit ang strainer, sunod naman nating sasalain yung 1 and 1 half cup na cocoa powder. Yung 1 cup lang muna yung sasalain natin. Sasalain naman po natin ito para mawala yung buo-buong cocoa powder. And speaking nga nitong cocoa powder, mas maganda po sana kung gagamit na lang tayo ng unsweetened na cocoa powder. Para balanse po sana yung lasa at hindi gaanong matamis. So ayan, after nga nating salain yung 1 cup na cocoa powder, sunod naman po natin itong hahaluin. And then salain na rin natin yung natitira pang 1 half cup na cocoa powder. At kung interested din po kayo sa cocoa powder na ginagamit ko, i-click nyo lang po yung link sa aking bio. So ayan, halu-haluin lang din pala natin ito hanggang sa maging ganito na yung texture or consistency nito. At pagkatapos naman yan, sunod naman tayong magsusuot ng plastic na gloves para makasiguro na malinis talaga tong magagawa nating dessert. At ito na nga po yung pangtatlong ingredients na gagamitin natin dito. Ito nga po yung malalaking size ng white mallows. Nabibili naman to sa mga grocery stores. So ayan, gamit ang kutsara, scoop lang tayo ng mixture at sunod naman natin itong i-flatten. Pagka-flatten nga, sunod naman nating ilalagay sa gitna yung mallows. At ito naman yung magsisilbing palaman nitong ating recipe. At make sure lang mga mare na matakpan yung buong mallows. Ayusin lang din natin yung pagbalot dito para naman kaakit-akit talaga itong ginagawa nating pang-dessert. At pagka nabalot na nga lahat, sunod naman natin itong i-coat. At gagamit lang din tayo dito ng cocoa powder. Kung feeling nyong umay naman na kayo sa cocoa powder, pwede naman po tayong gumamit ng Milo powder na pang-coat. So ito na nga po yung pinaka-last part or procedure na gagawin natin. At pag na-coat na nga natin ito lahat, pwedeng-pwede na rin natin itong tikman. O diba, so easy lang. I-try nyo na rin to mga mare at talaga namang magugustuhan ng inyong mga anak. Tamang-tama nga lang yung lasa nito at hindi gaanong matamis. So ayan, ito na nga po yung ating 3 ingredients na pang dessert. Kung may request ka, just comment down below!